Hi po sa inyong lahat. Magandang maulang hapon po. Ingat po kayo, huwag po kayo magpapabasa. Alam nyo naman ngayon, bawal magkasakit, no? Nasa pandemya pa rin pa po tayo. Okay, again, ito po uli si Richard Solomon or Cha Solomon of my YouTube channel, Cha and My Narratives, The Stroke Survivor. Okay, ang atin pong chess tennis trivia for today ay ang katanungang sino pong tennis player ang tinagurian o binansagan o binigyan ng titulong the best Filipino tennis player of all time. Uulitin ko po. Sino po ang katangi-tanging Filipino na binansagan o binigyan ng titulong the best Filipino tennis player of all time? By the way, bago ko po isabihin sa inyo kung sino po yun at ang sagot po sa trivyang ito, gusto ko lang pong ipaalam po sa inyong lahat na ito pong the best Filipino tennis player of all time title ay ibinigay sa kanya hindi po ng mga Pilipino, kung hindi ng mga banyaga, ng mga Amerikano, ng mga British player na nakalaro niya po sa iba't ibang Grand Slam sa buong mundo. Kasama na pong French Open, US Open, at ang isa sa pinakasikat na Grand Slam, which is the Wimbledon. Nakalaro po siya ng mga British, nakalaro po siya ng mga Americans, French, at iba't ibang lahi. At bukod sa titulo po yun na yung binigay po sa kanya, siya rin po yung tinatawag, balik clue na po ito, no? So please comment below kung alam nyo pong sagot, and please do subscribe kung bago po kayo sa channel ko, and like and comment and share if you may, no? Binansagan rin po siyang the mighty might, no? Parang the mighty mouse, no? Pero ang binigay sa kanyang isang parang ano tawag doon? Pangalan or nickname? He was nicknamed also as the Mighty Mike dahil siya po ay maliit lang. He was like 5 foot and 3 inches and meron akong pinagtatakang description, eh, no? But kung parang kung susukatin daw siya, siya lang ay talagang 4 feet and 11 inches. Parang yun yung totoo, no? So, mamaya po. So, i-reveal ko na po sa inyo kung sino po yun. Okay? Abangan! Okay, mga katinista ko po riyan, mga kachacha. Ang aking pong sinasabing tinagurian na the best Filipino tennis player of all time ay walang iba kundi si Felicisimo Ampon. Again, the best Filipino tennis player of all time is Felicisimo Ampon. Yan po. Bago pa po, malayo pa, bago pa nakilala ang mga sikat na tennis player gaya ni Felix Barrientos, mga nagbigay rin ng karangalan sa ating bansa. Si Dayan Castillejo, sila at yung ngayon si Alex Iala, bago pa po sila nakilala ay matagal na pong naunang nakilala si Felicisimo Ampon. Yan po siya, no? Si Felicisimo Ampon po ay pinanganak noong October 27, 1920, at siya po ay sumakabilang buhay na po noong October 7, 1997, sa edad na 76. And mind you, ladies and gentlemen at mga katinista, mga kachacha, no? Ako po ay nakakatuwang isipin na sa isang banda ay nakilala, sa isang panahon ay nakilala ko po siya. This was, I guess, mga more than 15 years ago already. Siguro ang edad niya po niya mga nasa 60 plus na siya, no?
At nakalaro, hindi ko po siya na actually nakalaro, napanood ko po siyang maglaro nung ako po ay napadpad sa Dapitan Tennis Club dito po sa Dapitan, Manila, no? Ako po kasi ay naimbitahan na isang kaibigan na naglalaro po doon sa Dapitan Tennis Club, at doon ko po nakadaupang palad po si Mr. Felicisimo Ampon, at napakilala po ako sa kanya at napakilala siya sa akin na siya nga po yung the greatest, the best Filipino tennis player of all time, nakipakilala. Pero noon po ay hindi ko pa po lubusan na alam po yung mga karangalan na naibigay niya po sa ating bansa, no? So, kung itutuloy ko lang, yan po yung mga siguro yan yung mga events ng kanyang mga nilahukan, no? Pero may kukwento ko na rin po dito kung ano po yung mga karangalan pong naibigay niya po sa ating bansa. In 1934, nakamit niya po ang ginto or gold medal sa 1934 Far Eastern Games in Tennis. Nakamit niya rin po ang ginto noong 1950 Pan American Games. At noong 1958 Asian Games sa doubles po, ay nakamit niya rin po ang ginto. He also won the title in the 1968 Chinese Recreational Club Open Tennis, again in doubles, no? So ilan lang po yun sa mga pinanalo ni Felicisimo Ampon. Pero ang mga susunod kong sasabihin ay ito po yung pinakamagandang mga accolades at mga parang karangalan na hindi man po niya inapanalo yung mga titulo, pero yung presence niya po, yung paglahok niya po sa mga Grand Slam major events na alam po natin, gaya ng French Open, Wimbledon at US Open, ay nagtatak sa mga pag-iisip at mga memories na mga kanyang nakalaban at mga nakapanood po sa kanya na ng kanyang kahusayan, despite of his diminutive size na 4'11 or 5'3, no? Medyo nalilito po ako doon. Kasi sinasabi ng mga banyaga, napanood ko rin yung video, na ang sinasabi niya po daw kasi ata siya ay 5'3, pero nung siyempre may measurement talaga sila, siya lang talaga ay close to 4 feet and 11 inches. So, medyo natatawa ako sa parting yun. Ito naman po yung mga Grand Slam na mga Grand Slam results niya po. Number 1, sa Grand Slam singles, ito po yung mga results niya. He reached the quarterfinals of the French Open in 1952 and 1953. That's a very good performance, quarterfinals ng French Open in 2 years, 52 and 53. And in Wimbledon, he reached the third rounds in the years 1949, 1950 and 1953 uli. And in US Open, lahat po ito sa singles ha, he reached the fourth round in 1948, 1949, 1950 and 1952. At yung Grand Slam doubles results niya naman po sa Wimbledon, he reached the third round in 1948, 1952 and 1953. And in Grand Slam mixed doubles results, he reached the fourth round in 1949. Yan po ang mga prestigious event results niya sa mga Grand Slam tournament po na kanyang pong nasalihan sa mga major Grand Slam events or tournaments like French Open, Wimbledon, and the US Open. So, iyan po si Felicisimo Ampon. Likewise, during his time, he played in 4 decades. 4 na dekada po siya naglaro, starting in the 1930s. Likewise, he played in the Davis Cup for 30 years. And yung last Davis Cup appearance niya was in 1968. He was already 47 years old then, no? And he holds 25 career titles to his name, and even reach again
as I've said, the French Open quarterfinals. As again, as I've said, he is considered by the world tennis critics as the greatest Filipino tennis player of all time. Yan po uli si Felicisimo Ampon. At dyan po nagtatapos ang ating trivia for today. Kung sino po ang the greatest or the best Filipino tennis player of all time, bago pa po nakilala natin at nakapagbigay karangalan rin sa atin with the likes of Felix Barrientos, Dayan Castillejo, sila and Alex Iala, at marami pa pong iba, no, na sumali sa mga Davis Cup at mga World Major Grand Slam tournaments. So with that, again, this is Richard Solomon of my YouTube channel. Please do subscribe, like, comment, and share. Usap po tayo. So, this is again Richard Solomon of my YouTube channel, Cha and My Narratives. As I always say, peace, God bless, and love one another, more so your families. Okay, ingat po kayo. Ingat po kayo. Maulan ngayon. Okay, bye-bye.